I-add to cart mo na ang swerte. www.pakbettv.com. May altar ba kayo sa mga bahay niyo kapakbet? Tama ba ang posisyon nito? Para sa episode natin ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung saan ba talaga dapat nakaposisyon ang altar sa inyong mga bahay. Ang pagkakaroon ng altar ay maganda at kaaya-aya lalo na kung nasa tama itong posisyon. May mga pamantayan din tayo pagdating sa paggawa ng altar. I-check nyo lang ang aming Facebook page at YouTube channel para malaman nyo kung ano-ano ba ang dapat mong ilagay sa iyong altar sa bahay. Ang altar din sa bahay ay nakakatulong upang ayusin ang daloy ng enerhiya sa loob. Dagdag pa, ito ay nagsasabuhay ng mga magandang gawain at vital energy na magpapasigla sa mga tao sa loob, lalo na kung ito ay nasa tama. Kung magsisimula ka palang gumawa ng altar kapakbet, dapat mong unahin ay ang posisyon nito sa loob ng bahay mo. At kung may altar ka naman sa bahay at pakiramdam mo ay wala ito sa tamang posisyon, tapusin niyo ang video na ito para malaman niyo at maging mas doble pa ang biyayang dala ng inyong altar. Paano pumili ng tamang posisyon ng altar sa bahay? Para malaman mo kung saan ang tamang posisyon ng altar mo sa bahay kapakbet, gamitin mo ang konsepto ng Flying Star Chart. Ang Flying Star Chart ay ang ginagamit ng mga feng shui experts para makita at malaman kung alin sa parte ng bahay mo ang maapektuhan sa dalang negatibong epekto ng mga bad flying stars. Ganun din sa paghahanap ng tamang pwesto ng altar. Ngunit ito ay mahirap at maselan kung hindi isang profesional na feng shui master ang gagawa. Pero mga kapakbet, may ibabahagi ako sa inyo ng mga iilang feng shui principles na makakatulong. Kung saan mo ba talaga dapat ilagay ang altar mo? Sa makatuwid, kayang-kaya mo itong gawin at ito ang mga sumusunod. Una, ilagay ang altar sa tahimik na lugar sa bahay. Kinakailangan na ang altar mo sa bahay ay nakalagay sa isang tahimik na parte o lugar sa loob ng bahay mo. Ito ay para maiwasang maistorbo ang enerhiya ng iyong altar at maiwasan din itong masira. Pangalawa, ilagay ang altar na nakatapat sa pintuan o sa bintana. Paalala lang mga kapakbet, ang posisyon na ito ay optional. Kung laging busy ang mga pintuan nyo sa bahay, mainam na huwag dito ilagay ang altar dahil baka masobrahan ang energy na dala nito. Tandaan din na huwag mo itong itatapat sa pintuan ng kusina at sa banyo dahil magiging malas ito. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet. Unit 1004 Cityland Shaw Tower, Corner St. Francis, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Pangatlo, huwag ilagay sa ilalim ng hagdan. Ang paglalagay ng altar sa ilalim ng hagdan ay may dalang masamang epekto sa altar nyo at sa mga nakatira sa bahay. Kapag ito ay inilagay nyo rito, ang enerhiya sa hagdan ay babagsak papuntang altar nyo. Ibig sabihin ay magkakaroon ng overwhelming energies na masama at malas kapag pinabayaan. Pang-apat, ilagay ang altar na nakasandal sa isang solidong pader. Kapag ang altar nyo sa bahay ay nasa gitna o hindi naman kaya ay nasa bintana, hindi nito kayang suportahan ang sarili. Kaya naman ayon sa feng shui principles na ito, mainam na ilagay mo ang iyong altar na ang likod nito ay nasa isang solidong pader para solido at buo rin ang enerhiya na binibigay nito. Panglima, ilagay ang altar sa sala. Kung nais mo namang ilagay ang altar sa sala ng bahay nyo kapakbet, ituloy nyo dahil isa ito sa tamang pwesto ng altar sa bahay. Tandaan lang na dapat ito ay nakaharap sa pintuan ng bahay. Pagkatapos nyo mag-decide kung saan nyo ilalagay ang altar nyo sa bahay mga kapakbet, sunod nyo namang hanapin ay ang tamang foundation ng altar nyo. Pwedeng ito ay gawa sa kahoy o ibang materyales. Pagkatapos, isabuhay niyo ang nais niyong intensyon.
kung ito ba ay para maging maswerte ang bahay o para sa isang malusog na pamumuhay. Ngayon, simulan nyo nang maghanap ng mga bagay na gusto nyong ilagay sa inyong altar. At syempre mga kapakbit, alagaan nyo nang mabuti ang inyong altar at mga mabubuti at magandang biyaya ang ibibigay nito sa inyo. Tandaan na ang posisyon na ito ay nakabatay sa mga iilang feng shui principles. At kung nais nyong gamitin ang Flying Star Chart, pwede rin naman ito. Ngayon mga kapakbit, i-check nyo na ang altar nyo sa bahay kung nasa tamang posisyon ba ito. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon na tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbit.